Okay, magandang umaga Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Ngayong araw na to ang isi-share ko about sa The Word of God tungkol sa bakit nagkakasakit ang mga tao, sino ang manggagamot at kanino lalapit ang mga tao pag may sakit, paano malulunasan ang mga sakit na walang gamot o anumang mga sakit. Lalong-lalo na ngayon yung dulot ng coronavirus. Ito ay manggagaling sa salita ng Diyos. Sa Diyos lamang tayo kukuha ng tamang kasagutan sa mga katanungang ito. So dito natin malalaman ang buong katotohanan. Salamat sa iyong pakikinig at sa buong katotohanan ng salita ng Diyos. Ito ang ibabahagi ko sa inyo, ang kaugnay sa ating paksa na bakit nagkakasakit ang mga tao, sino ang manggagamot at kanino lalapit ang mga tao pag nagkakasakit, at paano malulunasan ang sakit na walang gamot sa anumang sakit o virus ng pandemic ng coronavirus, na makakatulong ito upang hindi malinlang ang sino man. Amen? Praise the Lord! So simulan po natin sa panalangin. So Heavenly Father, Lord Jesus, Holy Spirit, we come to you this day and abundant thanksgiving and praise in the name of Jesus Christ with the power of the Holy Spirit. Salamat Lord sa iyong salita ngayon na aming mapagnilay-nilayan at ma-share namin sa buong mundo ang iyong salita. At salamat sa mga anak na pinadala mo na makinig ng iyong salita ngayong araw na to, ngayong oras na to. Salamat Lord. Dahil kami po ay nananampalataya sa iyo, kami ay po ay nakikinig ng iyong salita. Ayon sa iyong salita sa Romans 10 verse 11, kaya't ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Salamat sa pagbibigay mo ng karunungan sa amin na ikaw ang nagtuturo upang makasaliksik kami ng iyong salita. We acknowledge and allow you to use my mouth to speak your words to every one of us. Thank you sa lahat ng mga nagsusubaybay at nagsasubscribe sa iyong salitang ito, Panginoon. Salamat, Lord, na sa mga taong pinadala mo upang makinig ng iyong salita ngayong araw na to. Salamat, Lord, na sa iyo lamang ang papuri at pasasalamat na ang lahat ng mga taong pinadala mo ngayon ay salamat sa pinagkaloob mong blessing, protection, good health sa kanilang pangangailangan. Ngayong oras na to, salamat Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, simulan po natin ang paksa natin yung bakit nagkakasakit ang mga tao at sino ang manggagamot at kanino lalapit ang mga tao pag nagkakasakit. Paano malulunasan ang sakit na walang gamot or anumang sakit na dulot ng Satan, Satanas. So sa Biblia tayo, disclaimer lang po, sa Biblia po tayo kukuha ng mga kasagutan sa katanungan ito. So ano ba yung sinasabi ng Biblia? Sa salita ng Diyos sa Roman chapter 5 verse 12, bakit nagkakasakit ang mga tao? So ito yung tamang kasagutan. So sa Romans chapter 5 verse 12, kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganitong kamatayan ang lahat ay nakakaranas ng lahat ang mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So kaya pala namamatay ang tao dahil sa ang lahat ay nagkasala nung pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. So doon rumanas ng kamatayan dahil sa paghihimagsik ng ating unang mga magulang na si Eva at Adan, taglay nila ang sakdal ng kalusugan. So nung unang panahon, si Eva at Adan ay malakas at walang kamatayan. Ngunit dahil sa pagsuway nila sa ipinag-uutos ng salita ng Diyos, doon nagsimula nung tinalikuran nila ang Diyos at nakinig sila sa salita ng tao. So doon nagsimula ang kamatayan ng tao. Kaya nagkaroon ng kamatayan ng tao dahil sa pagsuway ng salita ng Diyos.
So sinasabi sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17. So sabi dito, pero pinili pa rin ang na nilang humiwalay sa Diyos, kaya naiwala nila ang nasasakdal. So inuutos ng Panginoon, sinasabi dito ng Panginoon sa lalaki na si Eva, na si Adan, na sinasabi sa lahat ng punong kahoy ng halaman ay makakain ka ng may kalayaan. So lahat ng halaman doon pwedeng kainin ni Adan, sabi ng Panginoon. Ngunit isa lang ang pinagbabawal ng Panginoon na hindi dapat kainin. So ano yon? So sa verse 17, datapwat sa isa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalangsang mamamatay ka. So ito pala ang dahilan kung bakit namamatay ang tao, dahil sa pagsalangsang, hindi sa pagwalang bahala sa salita ng Diyos, kaya ang tao ay namamatay. So ito yung sinasabi ng salita ng Diyos, na ang dahilan kung bakit namamatay ang tao dahil sa pagsalangsang, dahil sa hindi pagsunod ng salita ng Diyos. Ang maliwanag sa salita ng Diyos na nung unang panahon, nung si Eva at Adan, nung hindi pa nakakilala ng mabuti't masama, wala pang kamatayan ang tao. Ngunit dahil sa pagsuway nila sa salita ng Diyos, nagkaroon ng kamatayan, na niraranas ng lahat na ang kamatayan dahil sa pagsuway sa salita ng Diyos. Sinasabi dito na sa pamamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan, ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. So iyon pala ang dahilan kung bakit pumasok ang kamatayan sa sanlibutan, dahil sa kasalanan. So maliwanag. So sinasabi dito, sapagkat yamang sa pamamagitan ng isang tao, tao'y dumating ang kamatayan. Sa pamamagitan naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay namang muli sa mga patay. Sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay nangamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. O amen. So dahil sa kay Adan, ang lahat ay nakaranas ng kamatayan. Ngunit dahil sa dumating na ang Panginoong Yesus sa buhay ng mga tao, mababasa natin yun sa 1 Corinthians chapter 15 verse 22, na dahil sa pagkamatay natin sa kasalanan, gayon din naman ay tayo'y binuhay sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Praise the Lord. At sinasabi dito sa Romans chapter 4 verse 25, na ibinibigay dahil sa atin mga pagsuway ay bubuhayin namang muli sa ikaaaring ganap natin. So dahil sa Panginoong Jesus, tayo ay bubuhayin. Kaya tayo nabuhay dahil sa Panginoong Jesus. Si Jesus ang nagdala ng ating kasalanan sa ibabaw ng krus. Kaya tayo nabuhay sa kapanahunan ngayon dahil sa ang Panginoong Jesus ang nagbigay buhay sa atin. Dahil tayo'y namatay na sa kasalanan. Tayo binuhay sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. So, sino ang manggagamot at kanino tayo lalapit pag nagkasakit? Pag may sakit. So, dito sinasabi ng salita ng Diyos na sabi niya, lumapit sa Diyos at huwag sa ospital sa mga doktor. Sinasabi dito. Basahin natin sa Matthew chapter 11 verse 28, sabi dito ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa iyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin, dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga pinagagawa. So ito yung sabi ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Kapag tayo nabibigatan sa ating sakit, sa ating mga kahirapan, sa kahirapan na tulad ngayon, crisis, o mga maraming salot sa lipunan na tulad ng COVID-19, salot siya na binigay ni Satanas
na kapag tayo nahihirapan or nahihirapan ang tao, lalong-lalo na ang mundo, lalo-lalo na ang sambahaya, sambayanan, pag nahihirapan, dapat tayo ay lumapit sa Panginoon. Sinasabi ng Panginoon dito, na sa Kanya lamang tayo lumapit. Dahil sabi niya, magaan ang Kanyang pasanin. Kapag binigay natin sa Panginoon ang ating pasanin, sumagaan para sa atin. At sinasabi ng Panginoon dito na, at iyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos at Kanyang babasbasan ang iyong tinapay at ang iyong tubig at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Amen. Praise the Lord. So mababasa natin yon sa Exodus chapter 23 verse 25. So iyon ang pangako ng Panginoon na kapag tayo naglingkod sa Panginoon, tayo'y babasbasan or ipagpapalain tayo, bibigyan tayo ng ating lahat ng pangangailangan natin at aalisin ang lahat ng mga karamdaman kung may karamdaman ka man. So, amen. Kaya sinasabi ng salita ng Diyos dito, magsilapit kayo sa akin. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Manglinis kayo ng inyong mga kamay, kayo mga makasalanan. At dalisayin ninyo ang iyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Amen. Praise the Lord. So mababasa natin yun sa James chapter 4 verse 8. Makinig. Amen. Amen. So ano pa sinasabi ng Biblia na dapat tayo lumapit sa Panginoon lamang at hindi sa doktor at hindi sa manggagamot at hindi kung kanino man. Kaya sinasabi ng Biblia dito, sabi dito sa Job chapter 13 verse 4, sabi ng salita ng Diyos, ngunit kayong mapagkatha ng mga kabulaanan, ibig sabihin nagsisinungaling, kayong lahat ay manggagamot na walang kabuluhan. So kaya iyon pala ang sinasabi ng Panginoon na dapat lumapit tayo sa Kanya dahil kapag lumapit tayo sa mga manggagamot, sinasabi niya na walang na mga mapagkatha o mapagpanggawa or ginagawang negosyo, lalo na ngayon, ginagawang negosyo ang sakit. So, kayong nasabi dito na kayong lahat na manggagamot ay walang kabuluhan. So, iyon ang salita ng Diyos. Hindi yun salita ko. So, salita to ng gagaling, salita ng Diyos to, na mababasa natin yun sa Job chapter 13 verse 4, na sabi dito, na hindi dapat tayo sa manggagamot magtiwala dahil ginagawang negosyo. So, hindi naman ako against sa mga doktor. May mga doktor na talagang tinuturo ang katotohanan. Tulad nga nung napanood ko kay Doc Atoy na talagang sinasabi niya na hindi doktor ang nagpapagaling sa mga tao, nagpapagaling sa may sakit, kundi ang Diyos lamang. So, walang ibang magpapagaling sa tao, kundi Diyos lamang ang magpapagaling. Amen. Praise the Lord. So, iyon ang sinasabi. Kasi sinasabi nga ng salita ng Diyos, kapag may nag-claim na sila ang nagpapagaling ng mga doktor, sinasabi dito ng Panginoon sa Nehemiah, sabi dito sa chapter 6, verse 8, sabi dito, na magkagayon nagsugo ako sa kanya, na aking sinasabi, walang ganyang mga bagay na nagawa na gaya na inyong sinabi, kundi yung mga ipinagbubuhat sa inyong sariling puso. Amen. So kapag may nag-claim na mga doktor na sila, sabihin nila na sila ang nagpapagaling, so sabi ng Panginoon, wala siyang ganyan na inutos, hindi siya nag-utos na ganyan. Kundi ang sinasabi ng taong yun ay galing yan lang yun sa kanyang sarili, sa kanyang puso. Hindi nag-utos ang Panginoon na doktor ang magpapagaling. Sinasabi dito, kaya nga sa salita ng Diyos, kung mababasa nyo yung kay Job, ay dun sa, kahit sa buhay ni Job, ang nagpagaling kay Job, si God. Hindi naman lumapit si Job sa mga doktor. So kapag lumapit tayo sa mga doktor, sinasabi ng salita ng Diyos, isang alagad ng Diyos din na dati nagtiwala siya sa loyal siya sa Panginoon. Ngunit sa katagalan, for 30 years siyang naging loyal sa Panginoon. Tapos sa badang huli, hindi na siya naging loyal, mas nakinig pa siya dun sa mga sinasabi ng mga tao. Kaya ang nangyari, nagkasakit siya. Nung magkasakit siya, ay nagtiwala siya sa mga doktor.
Ngunit dahil sa pagtitiwala niya sa mga doktor, siya ay namatay. So hindi siya gumaling sa kanyang sakit sa paa. So iyon ay buhay yun ni Asa. Sa Biblia, yun ang nangyari kay Asa. Dahil sa pagtitiwala niya sa mga doktor, siya ay namatay. Kaya kung tayo magtitiwala sa Diyos, bibigyan niya na tayo ng kagalingan. So yun ang salita ng Diyos. So sinasabi dito na sa Psalm chapter 119 verse 69, ang palalo ay kumakatha ng kabulaanan laban sa akin. Aking tutuparin ang iyong mga tuntunin ng buong pong puso. So kapag kapag hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos, ibig sabihin, tayo mapagkatha or nagsisinungaling tayo laban sa Panginoon. Ano pa yung sabi ng Panginoon na pag tayo nagkasakit, kanino tayo lumapit? Sabi dito, lumapit tayo sa mga matatanda ng iglesia. Sinasabi dito sa salita ng Diyos sa James chapter 5 verse 14, sabi dito, may sakit baga ang sinuman sa inyo. Ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at ipanalangin niya nila siya. Napahira nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. At kung nagkasala siya ay ipapatawad sa kanya. Amen. So ito pala ang dahilan na dapat natin kung tayo nagkakasakit ay lumapit tayo sa tahanan or sa iglesia, sa simbahan. Walang nakalagay, kahit na i-research nyo yan, walang nakalagay na pag nagkasakit ay pupunta sa ganun. Nakalagay na pupunta tayo sa tahanan ng iglesia. At sa pamamagitan ng panalangin may pananampalataya, pananampalataya ang magliligtas sa may sakit. So, kailangan nating manalangin ng may pananampalataya na tayo pinagaling na. At sinasabi pa dito sa James chapter 5 verse 16 na magpahayagan nga kayo ng sa isa't isa na yung mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa ang iba upang kayo magsigaling. Malaki ang magagawa ng maninga sa panalangin ng taong matuwid. Amen. So kaya nga dapat sa panahon ngayon ng crisis, sa panahon na may salot, so dapat ang simbahan ay hindi nagsasara. Dahil sinasabi dito ng salita ng Diyos na dapat magkaisa tayo na manalangin upang gumaling. Malaki ang magagawa ng maninga sa panalangin ng taong matuwid. So kung do you think na sarado ang simbahan, so sino pa ang magdadasal doon sa mga taong may mga may sakit? So sinasabi dito na dapat ang magdadasal niyan, yung mga pinagkalooban ng Diyos ng karapatan na makapagdasal dun sa mga taong may sakit. Sinasabi pa dito, kaya nga dapat ma-open na ang spiritual eyes ng mga tao na dapat sa Diyos lamang tayo magtitiwala, dahil walang nakalagay sa Biblia na kapag ikaw ay nagkasakit, pupunta ka sa doktor. Maliwanag sa salita ng Diyos na ang Diyos lamang ang magpapagaling, at kapag ikaw ay nagkasakit, dapat ipahayag mo ang iyong kasalanan. Dahil pamamagitan ng pagpapahayag mo ng iyong kasalanan at kinonfess mo at nananampalataya ka sa Diyos na ikaw ay gagaling, ikaw ay gagaling. Dahil iyon ang salita ng Diyos. Amen? Amen. So, paano ba ang lunas? Sabi dito, paano malunasan ang sakit na walang gamot? Anumang sakit or anumang mga sakit? Dahil talaga naman na dapat pag nagkasakit ang isang tao, dapat suriin niya ang kanyang mga nagawang kasalanan. Kasi nakalagay nga sa salita ng Diyos na kung bakit nagkasakit ang tao, dahil sa kasalanan. Tulad ng nabanggit na kanina, sabi dito, so ano ba yung pwedeng gawin para gumaling ang sakit? Sabi dito. So una, dapat natin pagsisihan natin, confess our sins. So kailangan natin ipahayag natin ang ating mga kasalanan.
sinasabi dito sa 1 John chapter 1 verse 9. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siyang na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Amen. So ganun ang pangako ng Panginoon. Na pag tayo ay humihingi o ipinapahayag natin yung ating buong puso natin na ipinapahayag kung ano man yung mga nagawa nating kasalanan, tayo ay patatawarin ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. So iyon ang dapat nating gawin para gumaling ang anumang sakit. So ito yung paano malulunasan ang sakit. So ito yung una nating gagawin pag kayo ay nagkakasakit. Ipahayag ang iyong mga kasalanan upang patatawarin ang ating mga kasalanan. So iyon ang unang paraan o unang gawin para malunasan ang sakit. Amen? So ano pa yung pangalawa? So ang pangalawa, manalangin, hanapin ang mukha ng Panginoon at lumayo sa masasamang lakad. So ito ang salita ng Diyos. So mababasa natin yan sa 2 Chronicle chapter 7 verse 11. So kung ang aking bayan ay tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan, ay magpakumbaba at dumanalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang lakad. So iyon ang gusto ng Panginoon. Akin ngang didinggin sa langit at ipapatawad ang kanilang kasalanan at paggagalingin ko ang kanilang lupain. Amen. So ito pala ang paraan, ito pala ang lunas sa mga sakit. So una, ipahayag mo ang kasalanan mo. Pangalawa, manalangin ka, hanapin mo ang mukha ng Panginoon at talikuran mo ang iyong mga masasamang lakad. Sabi ng Panginoon, at ang pangako ng Panginoon ay hindi tayo mapapahiya pag tayo'y nagtiwala sa Kanya. Ano pa yung pangatlo na ating dapat gawin pag nagkasakit ang isang tao? So, manampalataya ka. So, ito ang sinasabi dito. Kapag tayo nananampalataya sa Panginoon, tayo ay gagaling. Sinasabi, tulad ng isang babae na 12 years nang dinurugo, for 12 years, dumana siya ng walang ampat na pagdurugo. So dahil sa ang babaeng ito ay mayaman at ginugol niya ang kanyang kayamanan sa iba't ibang manggagamot na magaling na manggagamot, ngunit sa kabila ng paghahanap niya ng manggagamot, naubos na lang ang kanyang kayamanan, ngunit hindi siya gumaling. Ngunit dahil sa narinig niya ang Panginoong Hesus, doon siya nanampalataya na sabi niya, mahawakan ko lamang ang damit or makahawak man lang ako sa damit ng Panginoong Hesus, ako ay gagaling. So ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Sabi ng Panginoon sa kanya at sinabi ng niya sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya, yumaon ka at mapayapa. So ibig sabihin, dahil sa pananampalataya ng babae, siya ay gumaling. So gumaling siya. So sa makatuwid, dahil sa pananampalataya ng isang tao, tayo ay gagaling sa may sakit, sa ating sakit. Dahil sinasabi dito sa Roman chapter 10 verse 17, kaya't ang pananampalataya ay dumating sa pamamagitan ng pakikinig at ang pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. So, kailangan nating makinig ng salita ng Diyos para tayo ay mananampalataya sa Diyos. So, paano kayo magtitiwala o mananampalataya sa Diyos kung ang lahat ng napapakinggan nyo ay puro balita na negative? Puro na lang ang result ng COVID-19 ang napapakinig nyo. So, kailangan natin salita ng Diyos ang ating bigyan ng pansin at huwag yung mga negative dahil kapag yun ang mga negative ang yung napapakinggan, iyon ang tutubo sa sayo. Yung pananampalataya mo doon, magkakaroon ka ng takot, pangamba, or kung ano-ano na yung iniisip mo na masama dahil sa pakikinig mo ng mga balita na walang kabuluhan. Ngunit kapag sasalita ka ng Diyos,
makikinig, hindi ka, ang pananampalataya mo ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig sa Diyos. So kung napapakinggan mo ang salita ng Diyos, hindi ka matatakot na kahit na anumang dumating na salot sa mundong ito, hindi ka matatakot dahil ang salita ng Diyos ang nananahan sa puso mo. So sinasabi pa rito sa 1 Peter chapter 2 verse 4, 1 Peter chapter 2 verse 24, sinasabi dito na ang Panginoon din na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran na dahil dito sa kanyang mga sugat ay nagsigaling kayo. Amen. Praise the Lord. So ito ang dahilan na, na dapat tayo manampalataya sa Panginoon dahil sinasabi ng Panginoon na tayo'y pinagaling na. Kaya lang hindi tayo gumagaling dahil hindi gumagaling ang mga tao dahil hindi sila nananampalataya sa Diyos. Mas pinapanimpalatayaan pa nila yung mga sinasabi ng tao. So kapag kaya nga dito sinasabi nga na ang pakikinig, ang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig. So dapat sa Diyos lamang, salita lamang tayo ng Diyos, tayo makikinig para tayo manampalataya sa Diyos, hindi dun sa mga tao. So mababasa din natin yan sa Isaiah 53 verse 5 na siya rin yung nagdala ng kanyang siya nagdala ng ating mga kasalanan sa ibabaw ng kahoy. So, para tayo ay gumaling sa ating mga karamdaman. Para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan, siya yung nagdala. At para tayo ay gumaling sa ating mga sakit, siya rin ang nagdanas noon. So, kailangan natin na ibigay natin sa Panginoon ang ating mga alalahanin sa buhay. Lumapit tayo sa Panginoon. Sinasabi pa dito sa salita ng Diyos sa Psalm chapter 107 verse 20, sabi ng Panginoon, sa salita lamang na kanyang pahid ay sila'y gumaling at niligtas sila sa kapahamakan na sana'y darating. Amen. Praise the Lord. So ito pala yung sinasabi ng Panginoon na dapat tayo sa kanya lamang tayo makikinig ng salita at wala ng iba. Sinasabi pa dito sa Jeremiah chapter 30 verse 17, sapagkat pagiginhawahin kita, pagagalingin kita sa iyong mga sugat, sabi ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. So ito yung pangako ng Panginoon na pagagalingin tayo, pagiginhawahin tayo. So kailangan lang natin na acknowledge natin siya na siya lang ang provider, siya lang yung nagbibigay ng kagalingan sa atin. Amen. Praise the Lord. At sinasabi pa rito sa salita ng Diyos sa Jeremiah 33 verse 6, narito ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan, aking gagamutin sila, at ako'y magpapahayag sa kanila ng di kawakasang kapayapaan at katotohanan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So ito yung pangako ng Diyos na kapag tayo nagtiwala sa Kanya, ito yung Kanyang gagawin sa atin, mga anak. So kayo mga anak, 'di ba? Kayo hindi kayo nag-aalala kung ano yung kakainin niyo dahil umaasa kayo sa mga magulang niyo. So ganun din yung mga anak ng Diyos, kapag umaasa ang mga anak ng Diyos sa kanyang sa Diyos Ama, so hindi tayo nag-aalala. Kaya kahit na ano mang mga pangyayari sa mundong ito, hindi tayo nag-aalala, hindi tayo na nagkakaroon ng takot dahil alam natin na umaasa tayo sa Diyos. So ganun din yung mga anak. Wala yang hindi yan nag-aalala, hindi yan nababahala kung ano yung kakainin. Basta ang iniisip lang niya kung paano sila kakain. Yun lang yung mga anak. So ganun din tayo. Kasi ang mga magulang hindi niya kayang pabayaan ang mga anak. Ultimo pagsanggol pa yan, ultimong lamok ayaw ng padapuan ng mga magulang. So ganun din yung ating Ama, yung ating Panginoon. Yung ating Panginoong Hesus, hindi niya tayo pababayaan. Dahil tayo ay umaas sa Kanya, so hindi niya tayo pababayaan dahil tayo nagtitiwala sa Kanya. Amen? Amen.
Praise the Lord. Sa Revelation chapter 21, sabi pa dito, verse 3 to 4, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos na nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, sila'y magiging mga bayan niya, at ang aking Diyos din ang sasa kanila, at magiging Diyos nila. Amen. Praise the Lord. Si ito ang pangako ng Diyos. At papahiran niya ang bawat luha ng kanyang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng paghihirap pa man, ang mga bayan ng una ay naparam na. Amen. Praise the Lord. So ito yung pangako ng Panginoon na hindi na tayo mahihirapan, hindi tayo pahihirapan, hindi na tayo makakaranas ng luha pag tayo ay umaasa sa Kanya. Amen. Praise the Lord. So, basahin pa natin sa Isaiah 33 verse 24, sabi dito, at ang mamamayan ay hindi magsasabing ako'y may sakit. Ang bayan na tumatahan doon ay patatawarin ng kanilang kasamaan. Amen. Praise the Lord. So, ito yung pangako ng Diyos na hindi tayo pababayaan pag tayo ay nagtiwala sa Kanya. Amen. So, kaya nga, ang sino man sa inyo na hindi pa nakakamtan ang kagalingan sa inyong katawan, ang kagalingan sa mga may sakit, or sa anumang nararanasan nyo na sa palagay nyo ay kayo ay napapabayaan na ng inyong mga magulang, kung sa magulang pinabayaan ng magulang, dito ay iniisip ng tao na pinababayaan ng Diyos. So hindi nagpapabaya ang Diyos sa kanyang mga anak. Tulad ng mga magulang na hindi niya kayang magutom, hindi niya kayang bigyan ng sakit ang kanyang mga anak. So, ganun ang Panginoon natin, na hindi tayo kayang bigyan ng sakit at hindi rin niya kaya na tayo ay pabayaan na tayo magutom. Kaya nga pinadala ang kanyang bugtong na anak na ang sino man sa kanya ay bibigyan niya ng buhay at sagana at kaaya-aya. Ang pangako ng Panginoon, so mababasa natin yun sa John chapter 10 verse 10 na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na ang sino man sa kanya ay bibigyan niya ng buhay na masagana at kaaya-aya at buhay na masaganang buhay. So ang Satanas pumunta rin dito para pumatay, manira at magbigay ng salot. So, iyon ang trabaho ng Satanas. Ngunit ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus, pinadala siya rito para tayo bigyan ng masaganang buhay at kaaya-aya at kaaya-aya at walang sakit. So, hindi tayo mahihirapan dahil tayo na umaasa sa Panginoon. Ang sino man na hindi pa nakakamtan ang kagalingan at masaganang buhay ay kailangan niyong tanggapin ang Panginoong Yesus sa buhay natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Maari mong papasukin at tanggapin ang Panginoong Yesus sa panalangin. Susundan niyo ang panalangin ito upang tayo ay pagharian ng Diyos at ang Diyos ang maghari sa buhay natin at hindi yung ating sarili. Kailangan paghariin natin ang Diyos sa buhay natin para siya yung masusunod at hindi yung sarili natin. Amen? So sa alamin natin ang hindi mahalaga sa Panginoon ang pananalita mo. Ang tinitingnan niya yung nilalaman ng iyong puso na handa ka bang ipahayag mo ang iyong mga nagawang kasalanan, talikuran ng mga kasalanan at tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sinasabi dito na sundan niyo ang panalangin ito. Father God in heaven, thank you sa pagbibigay mo ng iyong bugtong na anak na ang Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, kailangan kita salamat sa pagkamatay mo sa krus at sa ikatlong araw ay buli kang nabuhay para sa aking kasalanan. Patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ang aking buhay. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga nagawang kasalanan. Salamat ikaw ang maghari sa trono ng aking buhay at mabuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. So
So tayo'y mga anak na ng Diyos dahil tinanggap na natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Sinasabi doon sa kanyang salita sa John chapter 1 verse 12 na ang sino mang tumanggap sa kanyang bugtong na anak ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. So tayong lahat ngayon ay anak na ng Diyos dahil tinanggap na natin ang Panginoon sa buhay natin. So kaya nga ang lahat ng mga tumanggap at nananampalataya sa Panginoon, kung kayo ay anumang mga sitwasyon nyo na ngayon, nahihirapan kayo, ibigay natin sa Panginoon. Ibigay natin sa Panginoon upang tayo ay maging masagana at mawala ang mga salot sa lipunang ito. Amen. Praise the Lord. So manalangin tayo ng pagtatapos. Panginoon, maraming Father God in heaven, we come to you in the name of Jesus Christ with the power of the Holy Spirit. Lord, salamat Lord, Panginoon, Jesus, sa lahat ng mga pagpapala na binigay mo sa bawat anak mo, Panginoon. Salamat Lord sa mga kagalingan ng iyong mga anak sa buong mundo, sa lahat ng mga anak mo. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng protection, good health, long life, at abundant life na ipinagkaloob mo sa bawat anak mo, Panginoon. Salamat, Lord, na kayo ang manguna sa aming buhay. Salamat sa iyong salita na ipinahayag mo ngayon na upang maging panuntunan namin upang kami ay sumampalataya lagi sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, na billion, trillion soul na makarinig ng iyong salita. Salamat, Panginoon. Thank you na yung mga nangangailangan ngayon ng mga anak mo, ng kagalingan sa kanilang physical na kagalingan, ng mga nahihirapan ngayon, na pinahihirapan ni Satanas na kanilang ubo, sipon, lagnat, trangkaso, at mga virus, mga coronavirus na nahihirapan ngayon na mga anak mo, mga espiritu ng mga sakit, lumayas kayo sa mga anak ng Diyos. Wala kayong kapangyarihan, espiritu ng katikati, espiritu ng tagyawat, espiritu ng puto, espiritu ng mga galis, espiritu ng cancer, diabetic, insulin, mga kidney failure, lahat ng mga nangangailangan ng anak mo. Salamat at pinagaling mo. Kaya ikaw, espiritu ng mga nabanggit, mga anak mo na nakakaranas ngayon kung ano mga espiritu na sa kanilang katawan. Lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Wala kayong kapangyarihan na manatili sa mga anak ng Diyos dahil sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Sila ay pinagaling, pinatawad, nilinis sa kanilang mga kasalanan. At sa pamamagitan ng sugat ni Jesus, yun ang kagalingan ng mga anak ng Diyos. Kaya ikaw, Espiritu, go back to the Hadis at huwag ka nang babalik pa sa mga anak ng Diyos dahil kami ay pinatawad at pinagaling ng aming Panginoong Jesus. Kaya ikaw, Espiritu, wala ka nang kapangyarihan na manatili sa mga anak ng Diyos. Go back to the Hadis at huwag kang babalik sa mga anak ng Diyos. Salamat, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, sa complete healing ay pinagkaloob mo sa mga anak mo. From head to foot, na normal na ang kanilang mga katawan, normal na ang kanilang cells. Amen. Praise the Lord. Salamat, Lord, sa divine protection na pinagkaloob mo sa bawat isa, sa bawat mga anak mo. Thank you, Lord, sa mga anak mo sa The Word of God, Spirit and Life Ministry, at ganun din po sa pamilya ni Pastor Caslam at sa kanyang pamilya. Salamat, Lord, sa pag-provide mo sa lahat ng pangangailangan. Salamat, Lord, at salamat sa mga proteksyon na pinagkaloob mo sa bawat isa sa mga anak mo. In Jesus' name, salamat. To God be the glory. All the glory and honor in Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Come on.